Dapat doon mo siya ilagay sa parang safe yung pera mo na yung interest doon malaki. So, yun yung purpose ng BDO ko. So, ang BDO ko pala is Kabayan Savings. Ang gamit mo na bank ngayon? Security Bank. Security Bank, tsaka... Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video guys, before we start sa vlog pala, dito ako sa park, nagja-jogging ako. Ay hindi, nagbabike ako, kasama ko yung kabatch ko. Ayan o. Say hi! Naka-autofocus. Yan. So, day off namin. Day off niya, ako papasok ko mamayang gabi. So ang vlog na to is tanong... Hindi sala ako mag-vlog kasi lang sinabi niya sayang daw yung view kasi maganda daw kasi puro lang ako sa room. O, di ba? Maganda nga siya o. Yeah, maganda, maganda. Ito yung isa sa mga nagandahan ko dito sa Taiwan kasi may park. So, ano, mamamaximize mo siya. Tapos, if ano ka na person, healthy living ka, conscious ka, gusto mo maging healthy. So, pang stress-free na din. So, sarap talaga. So, yun. Kaya, siguro bibili na talaga ako ng bike. So, guys, ang topic na ano ko is... May tanong kasi si Rachel, 6 months ago pa to, and nahiya ako na parang sagutin ko to, pero maging honest lang ako sa vlog ko, di ba? Kasi in-expect kasi nila na halos lahat, siguro pag OFW ka, marami kang pera, marami kang savings, ganon, kasi malaki yung sinasahod. Totoo naman yun, na malaki yung sinasahod namin dito, pero kumbaga ako, on the process pa rin ako how to achieve my financial goals. So ngayon, isishare ko sa inyo kasi ang tanong niya kung saan ba daw ako nagsisave ng emergency fund ko and yung savings ko and gumagamit ba ako ng digital banks. So, isa-isahin natin yun. Sagutin yung... okay. Sagutin yung tanong ni Rachel. So, yung... Kung saan ako naglalagay ng emergency fund ko. So, ngayon kasi parang matagal ko na siya na parang gusto kong i-build up kasi nga, di ba yung mostly problem natin sa mga mahihirap or yung mga middle class is... wala tayong emergency fund kaya pag may emergency nangungutang tayo. So yun yung nangyari sa akin parate way back kahit sa Pilipinas pa ako. So yun parang naisipan ko lang and sa pagkakapanood ko ng mga videos na dapat talaga may emergency fund. So yun nag-set up ako. Ngayon dati nilalagay ko yung emergency fund ko sa stock market. Tapos yun sa stock market ko nilagay siya. So naisip ko kasi na pag may emergency hindi ko siya ma-withdraw agad. Ito pa na mga 3 days before ko siya ma-withdraw or mabenta yung stocks. And then, yung disadvantage pa, pag doon ko ilagay yung pera ko, is, pag mayroong emergency, tapos lugi yung stocks, so lugi din ako. So, pag emergency kasi, hindi pala siya dapat ganun. Dapat, doon mo siya ilagay sa parang safe yung pera mo na low risk, pero kumbaga at least tumutubo yung pera mo. So, kaya, winidraw ko doon siya sa, naisip ko na hindi mag... yung stocks ko, hindi ko na siya parang gawin na parang emergency. Doon ko na nakakita ako ng parang digital bank, yung CIMB. Kasi pag sa bank lang kasi na parang BDO, yung mga ganun, yung mga BPI, Metro Bank, yung interest rate kasi doon is medyo mababa. So yung ginamit ko na ngayon is nag-digital banks ako. So nag-try ako ng CIMB, actually sa Pinas pa yon. And doon ko na nilalagay yung parang pera ko na parang ginagamit ko na as emergency fund kasi yung interest doon malaki. So yun yung ginagamit ko ngayon, doon ko nilalagay yung emergency fund ko. Tapos meron din akong isang bank account which is yung BDO. Yung BDO ko talaga is matagal na yan, way back pa sa Pinas pa din ako. So yung BDO ko is naglalagay ko lang dyan ng pera, ang ginagamit ko lang dyan is yung parang daily, hindi, monthly transactions na mga expenses. Kunwari yung lahat ng if magkasahod ako dito sa Taiwan, doon ko dinideposit, doon ko pinapadala sa BDO ko. Then, from my BDO account, na yun yung ginagamit ko para pampadala sa Pinas, pambayad ko sa bill sa kondo, tapos pambayad ko sa mga monthly at kung ano-ano pa dyan. So, yun yung parang, ang BDO ko, parang in and out na cash. So, parang ano siya, operating expenses. Yun yung purpose ng BDO ko. So, ang BDO ko pala is Kabayan Savings. So, wala siyang maintaining balance per month kasi kabayan siya for OFWs. And then, yung another pa na ginagamit ko ngayon na digital bank is yung GCash. Yung GCash ko naman is meron kasi mga transactions na mas convenient yung GCash. For example, yung pang-allowance ko sa mga pamangkin ko na mga hingi-hingi konti. So, sa GCash ko pinapadala kasi mas ano nila yung GCash, mas access nila kasi di ba nga yung mga
mga bata pa sila, hindi pa sila ganong exposed doon sa mga bank-bank. So, sa GCash ako, ano, tapos may mga kunting iba't ibang transactions naman, like may bayaran ka online. So, sa GCash ko siya, nilagyan ko din ng pera yung GCash ko, konti lang. So, yun yung parang ginagamit ko ngayon, currently. And also, meron din akong credit card, pero pang mga expenses na, na pag may mga merchant na tumatanggap ng credit card, dinadaan ko doon kasi makaka-earn din ako ng points. And then yung currently din na ngayon na gusto kong i-explore na digital bank din is yung GoTime. Ang GoTime is owned siya ni Robinsons Bank. Kaya if nalala nyo ang Robinsons ba? Basta GoTime. Basta feeling ko pag may-ari siya ni Robinsons eh. Yun yung parang i-explore ko pa lang. Hindi pa ako nagsistart dyan kasi malaki na yung interest rate na meron. So ang digital bank na parang masasabi ko na safe na nirecommend din ng mga other financial gurus is yung CIMB, which yung ginagamit ko ngayon, yung GoTime, tsaka yung Pimaya ata, di ba, Pimaya, tsaka yung, basta may, yung may Maya, yun yung parang nakikita ko na parang safe na digital bank na available sa Philippines. So yun lang guys, sana nasagot ko yung katanungan mo, Rachel. So I hope nakakatulong. So ang paalala ko lang ninyong engage sa mga ganun na digital bank, sa mga online platforms, is be careful with scammers. Especially if mag-email sila ng mga phishing emails, yung mga mai-click ka, tapos may ganito. Be vigilant kasi pag once na na-click mo yan, pwede kang ma-scam and then magamit yung information mo. Kahit hindi ka nagamit sa card mo, pwede nila yung magamit. It's very possible talaga. So be careful lang talaga and educate yourself first before ka pumasok or before mo i-engage yung sarili mo. Basahin mo, if kayong basahin yung lahat ng terms and conditions, basahin mo kasi wag lang kayo ng duso or fill up na hindi nyo naintindihan yung isang bagay before kayo mag-create ng account or mag-open ng account. Kasi guys, yung sa ano lang naman kasi yung pinakamataas na risk lang is pag wala kang alam sa isang bagay, dun ka ma-engage na may scam ka or mas malaki yung possible na madadali ka talaga sa mga scammers. So, so guys, taruhin ko yung kasama ko kung ano yung gamit niya na bank. Ayan. So ano yung gamit mo na bank ngayon? Security bank. Security bank, tsaka? Yun lang. Tapos GCash din. GCash din. Tapos, paano? Magpadala ka doon sa security bank din? Oo. Yun. May account yung anak ko, tapos doon ka papadala. Yun. Tapos o, yung diba? Ano, pang bills. Pag-ibig. Yun, pag-ibig yun. So, tapos, ano talaga, useful talaga yung GCash. Yun talaga. So, yun, iba-iba naman tayo guys. Meron naman kasing parang, yung parang, di ba sa bank sa Pinas, merong BDO, BPI, Metro Bank, Security Bank, PNB. So, yun yung mga top na bank sa Pinas. So, di ba? Iba-iba. So, yun lang. So, bye-bye. Thank you. Bye. God bless.